Hello, kumusta? Again, welcome sa akin channel. Ngayon, ibabahagi ko is kung paano magpalit ng timing chain, no? Pero syempre, magpapalit ka lang ng timing chain kung alam mo na kung paano magpalit ng yung flywheel. So, sa previous video ko, binahagi ko doon kung paano tanggalin yung flywheel. So, kung hindi nyo pa alam kung paano magtanggal ng flywheel is, yun muna yung unahin yung panoorin ba. So yun muna. So balik tayo dito. Bago kayo magpalit ng timing chain, yung mga kailangan na tools nyo is syempre 8mm, Allen na 6mm, tapos isang pliers, flat screw na maliit para dito sa tensioner, at saka 10mm na socket. So yan yung mga tools na kailangan mo, no? So bago nyo simulan yung pagtanggal ng timing chain is tingnan nyo muna kung naka top dead center ba yung camshaft nyo at saka yung flywheel nyo, no? So yan po yung pinaka importante bago nyo tanggalin yung timing chain ng motor nyo. So dahil sa nagawa nyo ng tanggalin yung flywheel, tingnan nyo po kung saan yung kunya na, kung saan nakatutok. Tapos tingnan nyo rin yung camshaft kung naka top dead center ba. So katulad niya, no? So hindi siya nakatap, di ba? So gawin nyo is ibabalik nyo lang yung flywheel, di ba? So yan, check nyo kung naka nasa kuan ba siya na, na nalagay nyo ng maayos. Tapos ikot nyo lang forward. So ikot nyo. Ito yung timing mark niya, yan, o. So lagay nyo sa arrow. Yan. Tapos tingnan nyo yung camshaft. So yan, di ba? So hindi po yan naka, hindi po yan naka top dead center. Ibig sabihin po niya naka bottom dead center siya. Naka open yung valve. So ikot nyo ulit yung flywheel. Kung medyo matigas, gamitan nyo ng socket. So ikot pa natin yung flywheel. So yun. Tapos tingnan nyo yung camshaft. So yan, di ba? So yan po yung top dead center. Yan. So naka top dead center na siya. Saka nyo simulan na tanggalin yung mga bolt na 10mm kasi naka top dead center na siya. So pwede nyo nang tanggalin yung mga bolt. So yun, next nyo namang tatanggalin is yung ito, tensioner. So yun, next is tatanggalin mo yung flywheel. Ito. Tatanggalin yung flywheel. Tapos yung makikita mo. So yan yung makikita nyo. Ito yung mga guide, chain guide. So ito yung unang tatanggalin, yung guide niya sa baba. Bali, yan, o, tanggalin mo lang ganoon lang. Tapos yung mga camshaft, so unahin yung intake. So yan. Hayaan nyo lang mahulog yung chain. Tapos yan yung sa baba. Yan.
So ayan, di ba? Guha nyo na matanggal. Ngayon naman, pag ibabalik nyo na yung bagong timing chain na nabili nyo, ikakabit nyo na. So dito lang sa taas. Bali, itong guide nya, hangat nyo lang. Tapos hulog nyo yung chain guide. So yan na siya. So ganun lang, no? Yeah, kabit nyo yung chain, timing chain. Tapos lagyan nyo ng ganito. Yan, para hindi siya mag-release ba. Balik nyo tong chain guide niya. So ganun lang. Dito na chain guide niya. So yun. So bago nyo po ikabit yung camshaft, is ibalik nyo muna tong flywheel. So yan, tapos hugutin nyo yung nut para sigurado ang nakatap talaga ba. Katulad nung nasa video ko sa last na kung paano tanggalin yung flywheel, ganun lang din yung proseso niya. Lagyan nyo ng kuwan dito, tapos hugot sa nut. So yun. So bago nyo ikakabit yung exhaust na camshaft, is tap mo muna. Siguraduhin mo nang na nakatap yung flywheel. So yan, nakatap na siya. So ito ngayon yung pinaka-importante, yung pag-timing ng camshaft ng motor natin. So yung una mong ikakabit is yung exhaust. So hindi pa naka-timing, di ba? Ikot mo lang. So yan, kailangan yung flywheel nakasintro. Tapos yan. So yan, yan yung timing niya. Ngayon yung intake naman. So ito yung intake. Gawin nyo lang is ganito. So hindi pa nakasintro, di ba? So baba nyo yung camshaft. So nasobra naman. Balik, kailangan yung timing chain, hinihila mo siya, di ba? Hinihila mo yung timing chain. Ganun, no? So angat tayo, angat. Tapos so yan, yan di ba? Tapos gamit yung daliri mo, tulak mo to, yung lalagyan ng tensioner, tulak mo lang pa diin. Yan. Tapos hawakan mo yung flywheel, check mo kung nasa sentro pa ba yung guide niya. So nasa sentro naman, tapos check mo to. Tingnan mo maayos. Tingnan mo maayos yung ito, yung guhit niya, kung nakasentro ba. So balik natin yung tensioner. Mas maganda kung dalawa kayong gumagawa, no? Ayan. Kasi nagre-release yung tensionero. So mas maganda kung dalawa kayo. So ganun. So yan siya. Ngayon naman, para siguradong naka-timing talaga yung mga cams nyo, bali, kabit nyo muna tong dalawang cam holder nya.
kabit nyo lang, tapos lagyan nyo ng tigda 2 bolt. Kahit saan dyan, basta merong 2 bolt. So yan na siya. Ngayon, ikot nyo naman yung flywheel ng isang buong ikot. Ikot nyo siya para check nyo ba kung siguradong nasa timing talaga yung motor nyo. Yung ginagawa nyo pag timing. So yan, bottom dead. So yan po yung bottom dead center. Tapos ikot nyo pa yung flywheel. Tapos check nyo yung timing. So nasa timing naman siya. So kapag po ganyan na, so pwede mo nang ibalik yung lahat ng takip o bolt, kasi nga naka timing na siya. May ibang paraan pa no para ma-check nyo kung naka top ba yung mga camshaft nyo. So yung tingnan nyo is ito yung arrow nya, kailangan nakatutok sa taas yung arrow, tapos ito arrow, yung 2 arrow kailangan nakatutok talaga sa taas, tapos yun nga ito yung guhit, kailangan level siya sa cylinder head. So pag ganyan po, yan na po yung timing ng camshaft mo. So yun po ulit, sana may naintindihan kayo. Pasensya na kayo sa mga shoutout ko no, bali sinusulat ko lang yung pangalan nyo, diba? Pero mataas kasi yung oras kung ibabanggit ko pa yung mga pangalan nyo. So yun, sa mga nanood at mga bago kong subscriber, Paps, maraming salamat kayo. Stay safe at ingat. See you sa next vlog.